Ilulunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang Safe, Swift and Smart Passage o SPAS, kung saan isa itong travel management system na mas madaling makikita ng publiko ang impormasyon sa travel restrictions sa bawat lokal na pamahalaan. Ang SPAS ay isang online travel management system. Pwede po itong gamitin para maipaayos natin yung biyahe ng ating mga kababayan, lalo na po kung sila ay pupunta sa mga lalawigan or sa mga local government units na mahigpit po ang mga travel protocols, no? Yung mga restricted areas natin. Lalo na po kung ating mga travelers ay dadaan sa mga airports at saka sa mga seaports natin, no? Plano ng Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases na gawin itong one-stop shop communication and coordination platform para sa mga manlalakbay sa mga lokal na pamahalaan sa bisa ng Resolution Number 101. Ayon sa DOST, ay nakipag-usap na ito sa mga lokal na pamahalaan para sa rollout nito. Kinakailangang ding dumaan sa orientation at training sa bawat LGU para sa pagpapatupad ng SPAS. Layunin ng SPAS na magsilbing gabay sa mga nais pumunta sa ibang lugar. Paglilinaw naman ng DOST na wala itong kapasidad para magsagawa ng contact tracing tulad ng staysafe.ph. Sa tulong naman ng IATF sa SPAS, maaaring mag-issue ang mga LGU sa mga biyahero na tinatawag na Travel Coordination Permit o TCP upang palitan ng dating kinakailangan na Travel Authority. Para sa mga biyaherong nais gumamit ng SPAS, kailangang register ang kanilang mobile number, kumpletuhin ang requirements ng lokal na pamahalaan at kumuha ng TCP, at isumite ang mga impormasyong ito sa website. Para sa Euro TV News, Vanessa Cleopas sumasaludo sa bawat Pilipino.